Maibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na po ang inyong lingkod, Highly Com Works. Maibigan, kung nakikita ko ninyo, itong hawak po natin ngayon ay Compass EW73. Ito po ang kanyang version is, or model is Compass EW73. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo ngayon, maibigan, kasi yung Compass EW73 ay bago lamang siya na nagkaroon ng new version. Yung new version niya is itong nakabilan na siya. Ayan, mayroon na siyang bilan. Kasi yung old version ng Compass EW73 ay hindi ko natin makikita dito yung nakasulat na dyan mga ibigyan na bilan. Okay? So, yung mga bago pa lamang na nakakaalam sa Compass EW73, ako dito yung ginagamit namin mula noong 2018 or 19 hanggang ngayon ay isa sa ating ginagamit. Kasi nga, yung kanyang specification mga ibigyan, maganda kasi yung Compass EW73. Kasi kung makikita ko niyo, may nakalagay po dyan, up to 76 users yung pwedeng makagamit at the same time. No? So, ibig sabihin, talagang maganda no? Yung Compass EW73. So, lalong-lalo na ngayon na ito ay nagkaroon ng new version na VLAN. Kasi last natin na video, tutorial, yung pong aking pong pinuro ay tungkol po yun sa Compass 314L, di ba? So, ngayon, meron ng Compass EW73 na VLAN, which is maganda kasi nga 360 po ito. Yung isa kasi, yung 314N nata yun, na directional po yun. Maraming nagtatanong na meron ba daong VLAN yung Compass 73 kasi doon kasi sa setup natin na ginawa na switch hub yung ating ginagamit as bridge at inilalayad gumagamit ng Microtech doon sa video natin, eh dapat nakabilan yung antena ho natin. Diba? Kung gusto natin na maging, gusto natin na madual, tatlo or apat yung access point ho natin, tapos yung iba ay gusto nang lagyan ng Compass 73, so ngayon is the best time para sa atin na ilagay yung Compass 73 kasi nga nakabilan na po ang Compass EW73. So, basahin natin mga ibigyan yung kanyang feature sa likod. Ayan. 2.4 GHz. Signal is stronger than ordinary AP. Still, 2.4 GHz pa din ito. Ayan, hindi siya dual band. Ano? Wala siyang 5 GHz. Pero, ayan nga, na-improve nga nila. At itatry natin mga ibigyan kung talagang mas lalawak, mas stable yung kanyang connection. Ito po naka- VLAN, di ba? So, may bigyan, bubuksan mo natin ngayon itong, syempre, itong box. Eh, pag-open mo natin, syempre, ganun pa din yung kanyang laman. Ayan o. Di ba? O, mayroong power supply. Ito ay 48 volts. Pasensya na. 48 volts. Tapos, ito, meron siyang libreng 1 meter UTP cable. Cat 6. Yung directional, wala. Ito kung ba 73 meron. Hindi ko alam kung sa 74, 75 meron din. Ano? So, ito. At yan niyang sungay ito. Ito. So, yan yung makikita natin sa loob, mga ibigyan, ng Compass EW73 na VLAN, na naka-VLAN na yung new version ng Compass EW73. So, mga ibigyan, itatry natin sa next video natin na itatry natin na iset up siya as VLAN at titingnan natin yung loob, no? Yung admin panel nitong Compass EW73 na naka-VLAN. Kung kailangan pa ba natin ng ibang firmware na kagaya ng directional, na kailangan pa natin ng isang firmware para talagang tawag dito, talagang walang problema sa pag-setup pa natin as VLAN. So, sana, itong Compass EW73 ay kompleto na. Hindi na natin kailangan pa ng ibang files, ng ibang firmware, para magamit ko natin ito. Okay, so ipapakita ko sa inyo, mga ibigan. Tingnan natin sa computer mo natin. Tara! So, ito na po mga ibigan. Kapag atin pong na-plug-in, ito pong atin pong Compass EW73 sa atin pong computer, ay magpop-up ho ito. Ayan.
So, pag mapapa po yan, mga kaibigan, sa inyo pong computer or di kaya ay laptop o PC, ay diretso na lamang po tayo, ilalagin na lamang po natin yung default password niya is admin. Pero kung hindi naman siya mag-pop up, kailangan lang natin na i-type yung kanyang IP address, 192.168.10.1. Okay? So, yan. Kailangan lang natin na, yan o mga kaibigan, ha? Yun nga, yung IP address, i-type lang natin sa browser. So, ngayon, i-type natin yung admin. Ayan, admin. Tapos, click yung password add. So, ayan, napasok na ho natin yung admin panel. Okay, dito tayo sa network. So, ayan ang VLAN, mga kaibigan. VLAN. Okay? So, click add. Add lamang ho tayo. Ayan. So, static DHCP client unmanaged. So, ayan. Unmanaged natin yan. Tapos, kung yung atin pong VLAN ID, halimbawa, PSOFI, I mean, LPB is 13. So, Easy Wi-Fi is 88. PSOFI is 22 ata. At saka, hindi ko na alam yung iba. So, kung ano man yung VLAN ID ng inyo pong software na gamit, ilagay nyo po dyan. So, halimbawa, Easy Wi-Fi is 88. Tapos, yung, ayan, ay walang 88. So, yung sa Easy Wi-Fi, pwede kasi siyang palitan. Kahit ilagay mo ay 12, ganun din yung ilagay mo sa software ng Easy Wi-Fi. Dito tayo sa LPB 13. So, ayan, mga ibigan. Tapos, VLAN port 1. So, yun na. I-save na lang ho natin. Pag gusto natin na, wait. Please select at least port 1. Ayan. Nga pala, check natin to. Tapos, ayan. So, meron na tayong VLAN setup. Okay. So, unmanage. Pero, wait lang, maibigan. Check natin yung, ano, sa wizard. Tapos, AP. Click next. Okay. Previous tayo, maibigan. So, ito yung ano, yung nadagdag na features sa panel, admin panel. Ayan, may VLAN na siya. So, LAN. Wireless. Ayan. VLAN 1. Okay. So, ayan. Dito tayo sa, ano, system. Tapos, upgrade. Okay, so yan, naka-VLAN version to 6.0.0 to. Hindi ko alam, mga ibigan, kung ano yung ipapakita ko sa inyo dito sa ano. Basta ito lang yung nadagdag, yung VLAN. Itatry natin sa next video natin, mga ibigan, kung gagana po ito na hindi na natin ba gagamitan ng ibang firmware gaya ho nung ating ginawa sa Comfast 314N na directional. Okay, so dito sa VLAN, yun nga yung ginawa ko. Pero hindi ako sigurado, mga kaibigan, ha, kung talagang tama yung ginagawa ko. Pinakita ko lang sa inyo yung admin panel at saka yung VLAN. I-delete lang natin yan. So, sa next video, mga kaibigan, abangan ho ninyo. Siyempre, mag-subscribe ho kayo, mag-like at saka mag-hit ng ating notification bell kayo, para kayo po ay ma-notify na meron po tayong bagong tutorial na nilabas sa atin pong YouTube channel. Sana mga kaibigan, no, huwag niyong kaligtaan na mag-subscribe. Okay, so yun pa rin. Router, bridge, AP, repeater. So ito. Ito yung nasa loob ng ano, panel ng admin panel ng Comfast EW73. So ayan mga kaibigan, sa next video ho natin again and again, abangan ho ninyo. I-try ho natin na gamitin siya as VLAN. So, yan lamang po mga kaibigan. Magandang araw ho sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti ho kayong kalagayan ngayon. Mag-ingat ho kayong lahat mga kaibigan. At magandang araw po sa inyong lahat.